Hello guys! Gagawa naman ako ngayon ng maha blanca. Ang ating mga ingredients na kailangan ay 1 cup of corn flour or corn starch. At lagyan natin ng 1 cup of water. Bali, pagsamahin lang natin yung dalawang ingredients kasi gagamitin natin mamaya. At meron ako ditong kawali. Maglalagay ako ng dalawang lata ng coconut cream. Bali, yung malaking lata yan. Halo-haluin lang natin ng kaunti para hindi siya sa gilid, magtutong. Ayan, kapag bumubula na ganyan, kumukulo na, pwede na nating ilagay yung ating 1 can of condensed milk. At halo-haluin lang ulit natin para hindi magtutong yung ilalim ng ating kawali. Kasi kapag hindi mo hinalo, pwedeng masunog yung condensed milk at saka yung coconut. Kaya kailangan halu-haluin natin maigi. Ayan, at ilalagay na rin natin yung ating yung mais. Bali, yung mais, yung maliit na lata lang. Ang ginawa ko, pinino ko siya, nilagay ko siya sa food processor para maliliit lang yung mais. Kasi yung anak ko, hindi ko makain ng malalaki. Kaya pinino ko lang siya para lasang-lasa yung mais dun sa ating maha blanca. At pag nalagay natin, ay haluin ulit natin para hindi siya lumikit, gaya ng sabi ko. Mahalaga na hinahalo natin yung ating mixture para hindi dumikit sa gilid. Kasi pag pinabayaan natin, magkakaroon niya ng brown sa gilid, yung parang latik ng coconut. Kaya kailangan halu-haluin. Lagyan na natin yung 1/2 cup ng grated cheese. Bali, cheddar cheese yung ginamit ko. Ilalagay ako ng cheese para pampalinamnam din ng lasa sa ating mga blanca. Haluin lang ulit natin ng haluin. Mahalaga na hindi siya dumidikit dun sa ating kawali. Kaya kailangan talaga ng halo-halo. At ilagay na natin yung ating cornstarch mixture o yung ating corn flour mixture and water. At pag nilagay natin yan, huwag natin tigilan ng kakahalo kasi mabilis yan natuyo yung liquid. So para balance yung luto ay huwag natin tigilan ng paghalo. Haluin natin ng haluin para walang matirang buo-buo. Para lahat siya ay maluto. Haluin natin ang haluin hanggang sa matuyo yung liquid. Kaya konti lang yung ginagawa ko kasi mahirap maghalo kapag sobrang dami. Yung 1 cup marami na rin yun. Marami, pwede ng pang merienda lang. Pero pag syempre, pag mga paninda nyo, marami talaga dapat, mahirap maghalo. Huwag natin tigilan ng paghalo hanggang sa madry yung liquid. Malalaman yung luto na yan kapag hindi na yan dumidikit din sa ating kawali at saka din sa ating panghalo. Ayan, kung napapansin nyo, nagbago na yung texture niya. Malapit na siyang maluto. Haluin pa rin natin ang haluin. Ayan, maya-maya lang ay pwede na natin yung hanguin. Ayan, hanguin na natin kasi pwede na yan. At ngayon naman ay magluto tayo ng pinakang toppings niya o yung budbud na tinatawag nila. Bali, desiccated coconut yung gamit ko. Kung wala kayong desiccated coconut, pwede nyo rin gamitin yung pinagbigaan ng gata. Tawag namin dun yung yamas. Ito-toast nyo lang yun sa kawali at lagyan nyo ng konting asukal. Parang ganyan din sa paggawa ko para magkaroon ng lasa. Importante, huwag nyo sunugin. Kasi pag sinunog nyo, hindi na masarap yun. Hindi na makakain yun. Mapait na. Kaya kailangan din ng halo-halo dun. And pag ganyan na ang kulay, pwede na yan. Basta hindi lang siya maging maitim ang kulay kasi mapait na.
Ayan, dito na ang ating budbud o yung ating toppings para sa ating maha blanca. At bali na palamig ko na yung ating maha at hihiwain naman natin. Kung nakikita nyo, hindi na siya kagaya kanina na malambot na malambot. Bali, kapag lumamig kasi siya, parang ano na rin, dahil lumamig na nga siya, naging ano na yung texture niya. Hindi na yung malambot na malambot at hindi rin siya matigas. Yan yung gusto kong texture ng maha, hindi siya matigas at hindi rin naman siya yung malambot na pag kinain, para naman tubig na ano, ulugaw. Yan, sakto lang yan. Kapag kinain mo, mag-melt talaga sa big mo yung ano, lalasahan mo yung condensed milk. Natin yung ating maha. And thank you for watching po ulit. Bye!